Vivado Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magdibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal
Ang iba'y sakay ng karuwahing pandigma. Ang iba'y mangangabayo. At ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karuwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto, at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo, at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ay kasampung bahagi ng inyong anis sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadain ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang hapon po ng Biyernes sa inyong lahat. Sinasalo natin ang bawat isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Natahanan din natin. Saan man po kayo nang galing, malayo man o malapit, paano man po kayo naaabot ng misa natin dito sa Quiapo, tinitipo natin ang kanya-kanya nating mga dalangin, pasasalamat at kahilingan bilang iisang pithaya na sama-samang ihahain ng iisang sambayan ng pinagbubuklod ng iisang pananampalataya, iisang puso, at iisang diwa. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, nasa unang linggo po tayo sa karaniwang panahon, araw ng Biyernes, sa unang linggo sa karaniwang panahon. Maigsi lang ho ang ordinary time. Sa February 14, anong meron sa February 14? Valentine's Day daw. Ash Wednesday din, ano ho? Ash Wednesday na sa February 14. Nakalaan ho ang panahong ito, ang ordinary time, para sa pagninilay natin sa public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno. Gaya ng napakinggan po natin ngayon, nagpagaling siya ng isang paralitiko. Pero bago po yun, suy-suyin lang natin ng mabilisan ang ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong nagbigay daan, nagparaya ang Diyos sa kolektibong kagustuhan ng kanyang bayan. Dalaman ito ng kasutilan. Kasutilan, yung tipong abasta,
bigyan mo kami ng hari. E di, binigyan ng hari. Inayawan nilang pamahalaan sila ng Panginoon. Kaya nagdemand sila ng hari. Kahit alam nila kung anong klaseng kaapihan ang daranasin nila sa ilalim ng kanyang pamamahala. Inisa-isa. Inisa-isa ni Samuel, binasa sa unang pagbasa, kung ano-anong mga kukunin sa kanila, kung ano-anong mga bahagi ng kanilang kabuhayan ang idedemand din sa kanila ng haring ito. Pati yung kanilang mga anak, pati yung kanilang mga alagang matatabang baka, kukunin sa kanila. Kahit na, sabi nila, basta, bigyan nyo kami ng hari. Yun ang gusto namin. Kaya iyon ang ibigay nyo sa amin. Kasutilan ang nagdala. Sa kabila noon, mga kapatid, pinagbigyan sila ng Panginoon. Ikaw, kapatid, sa isang banda, ano ang handa mong tiisin? Makuha mo lamang ang gusto mo. Sa kabilang banda, ano ang handa mong i-give up? Maibigay mo lamang ang gusto ng mga mahal mo sa buhay. Sa Salmong Tugunan, nababakas po natin kung saan nagmumula ang pagpaparayang ito ng Panginoon sa pag-ibig niyang walang maliw. Dito rin po nanggagaling ang pagsusugo niya ng dakilang propeta na ngayon ay narito at dumating na, gaya ng binabanggit sa Gospel Antiphon. Ang Gospel Antiphon pong sinasabi ko ay yung kinanta kanina ng ating kantor bago basahin ng pari ang mabuting balita. Ang kinanta po niya, Alleluia, Alleluia, narito at dumating na, isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya, Alleluia, Alleluia. Pag-ibig ding walang maliw, ang nananalaytay marahil sa ugat ng apat na kaibigan ng paralitiko para gawin ang di pangkaraniwang paraan para ilapit ang kanilang kaibigan upang makita si Jesus. Sila po ang tinutukoy ni Jesus na may malaking pananalig. Anything for a friend, ika nga. Pananalig at pagmamahal, dagdagan pa ng mabuting intensyon, inilalapit po tayo ng mga ito sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamahal, konkreto pong naipahahayag ang pananalig. Kaya kung sinasabi natin na tayo'y nananalig, pero hindi naman makita na tayo'y nagmamahal, baka niloloko lamang natin ang ating sarili. Sa pamamagitan po ng kilos, gawi, pananalita, yung ating debosyon na ipahahayag ng konkreto, nahahawakan ang ating pananalig. Matutunan nawa nating magmahal sa ganitong paraan. Lumago nawa tayo sa ganitong pananampalataya. Bukod sa pag-ibig na walang maliw, ang katangi-tangi sa mahal na poong Jesus Nazareno, nasukat ikamanghat ipanggilalas ng mga naroroon sa Kapernaum, ay ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pananalita. Kung minsan, hinihipo niya yung kanyang pinagagaling. Naalala nyo yung leper kahapon, yung ketongin, hinipo niya yun.
untouchables ang mga kitongin, pero hinipo niya. Kung minsan naman, gumagamit siya ng iba pang bagay gaya ng putik noong pagalingin niya yung pagkabulag ng isang pasyente. Binasa niya yung putik, ipinahit niya sa mata. Sa case po ng paralitiko, pinagaling niya siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagsalita siya ng may otoridad. Ibig sabihin, nagsalita siya ng may first-hand knowledge of God. Doon ho nang gagaling yung kanyang otoridad, sa kanyang first-hand knowledge of God. Kaya tuloy may nasaling sa mga eskriba kasi nagke-claim sila na sila ang may knowledge sa God. Sila ang tagapag-ingat ng kautusan. Pero naririto ang tunay na hari. Ang tinutukoy pong otoridad sa kanyang pagsasalita ay ang kanyang kakayanang makahugot ng conviction mula sa kanyang mga tagapakinig. Otoridad na nakaugat sa Espiritung Banal. Kung kanino siya anointed. Kapatid, saan po ba o kanino po ba nanggagaling ang ating mga pananalita? Ano po ang intensyon natin kung tayo'y magsasalita? Kung hindi ikabubuti o ikagagaling ang ating sasabihin, bakit pa tayo magsasalita? Kung wala naman pala tayong sasabihin, bakit tayo nagsasalita? Ang sinasabi po kasi natin ay nanggagaling sa ating puso at sa ating iniisip. Sinasabi sa Ebanghelyo, talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Bakit nga ba tayo nagsasaloob ng ganito? O ano po ba muna ang isinasaloob natin? Makapagsusulong po ba ito ng lubos na pagpapakatao ng ating kapwa? O ng kanyang ikasasama o ikasisira? Kung ikagagaling, sabihin natin. Kung ikasisira, mabuting isaloob na lamang natin. Doon, sa ating kalooban, mapupurify iyon. Mapuproseso. Pagsasaloob ng lahat ng nararanasan, gaya ng ginawa ng mahal na Birheng Maria, kung hindi na natin makontain, ay di itulog na muna natin. At umasang may mag-i-intervene ding anghel gaya ng ginawa niya kay San Jose para pagising din naman natin ay madatnan tayo ng bagong umaga, bagong araw, bagong pag-asa. Dalhin po nating lahat ito sa banal na Eukaristiya, lahat ng kawalang kakayanan natin o pagkaparalisa, lahat ng malapit o malayo man sa ating nangangailangan ng tulong natin at ng Diyos, lahat ng ating mga sinisikap itulog o isaloob. Bigyan nawa niya tayo ng lakas na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili. Hayaan nating hilumin tayo ni Kristo sa Eukaristiya at turuan nawa niya tayong tumanaw ng utang na loob sa Kanya
at sa mga kaibigan nating nagdala sa atin sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat pagdalangin, sabihin po natin, Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghaksik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso ay ilapag po natin sa dambana ng mahal na poong Hesus Nazareno lahat ng ating mga pinasasalamatan, lahat ng ating mga hinihiling, at yung mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa sa Kanya. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno. Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Hesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno,
alahat tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Amin, pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Makipagtipan tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahaikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Mga biktima ng giyera at karahasan. Mga martir ng pananampalataya. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibigan at kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong awitin ang Kanyang itinuro sa atin na panalangin sa Kanyang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman,
kay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kalugdan mo ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sabo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen, Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. up to 8 p.m. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay
ay iyong ihatidin sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling, idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.